Pagkatapos ay sinamahan niya si Bea na ilagay sa karito ng pinamili nila. Salamat talaga ate ha. Magiliw na anito. Walang anuman. Sambit niya saka bumaling sa paligid. Sigurado ka bang darating na ang kuya mo? Hindi ka ba mapapahama kapag iniwanan kita? Okay lang ako dito ate. Ani ni Bea at nanlumo ito bigla. Sayang nga lang at hindi na kita makikita ulit. Aalis ka na eh. Ginulo niya ang buhok nito. Malay mo, hindi pa itong huli nating pagkikita. Malay mo, isa ako sa maging pasyente mo. At malay natin, ikaw ang maging asawa ng kuya ko. Natigilan siya sa sinabi nito at tipid na lang nang umiti. Sige na, mauuna na ako. Ingat ka ha. Pakisabi sa kuya mo, paalam. Sige ate, nabigla siya nang niyakap pa siya ni Bea. Ingat ka rin. Hindi pa kita gaanong kilala pero ang gaan-gaan na ng loob ko sa'yo. Tinugunan niya ang yakap nito. Nang maghiwalay sila ay muli siyang nagpaalam rito. Tumalikod siya at naglakad patungo sa bus station na malapit lang sa bayan. Hindi makapaniwala si Rio habang iniisa-isang tingnan ng mga nasa kariton. Mga gulay at karinan na hindi niya alam kung saan nang galing. Bea, saan ito nang galing? Tanong niya sa kapatid. Kay Ate Vanessa. Binili niya para raw may makain tayo. Bumaling siya sa kaliwat kanan upang hanapin ang dalaga. Nasaan siya? Naiinis siya dahil sinampal na naman siya nito ng yaman nito. Ano sa tingin nito siya? Hindi porket mahirap lang sila ay hindi niya kayang bilhan ng masasarap na pagkain ng pamilya niya. Kaaalis lang niya kuya, sagot ng kapatid. Siguro ay nasa paradahan na siya ng bus. Bakit? Hindi niya sinagot ang kapatid. Tinalikuran niya ito saka nagmamadaling nagtungo sa bus station. Nakatiim ang bagang niya sa sobrang inis na nararamdaman sa dalaga. Dahil malapit lang din naman ang paradahan ay mabilis siyang nakarating. At nakita niya ang dalaga na nakapila sa isang bus na papunta lang sa pinakabayan ng kanilang lugar. Malalaki ang hakbang na lumapit siya rito. Saka padaklot itong hinila na ikinagulat naman nito. Rio! Hindi na niya naisip na maraming taong nakatingin sa kanila. Basta na lang niya hinila ang dalaga hanggang sa makarating sila sa hindi mataong lugar. Binitiwan niya ito sa kahinarap. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hawak nitong bisig kung saan niya ito mahigpit na nahawakan. Uuwi na, ano pa ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh ano ba? Inosenteng tanong nito. Hindi mo naman sinabi sa akin. Basta mo na lang ako hinila at tinanong kung anong tingin ko ang ginagawa ko. Di syempre, sasagutin kita na uuwi na. Ibalik mo lahat ng binili mo. Bakit? Kunot noong tanong ni Vanessa sa kanya. Hindi namin kailangan yun. Namin? O baka naman ikaw. Hindi naman para sa'yo yun eh. Para naman sa pamilya, hindi lahat ay kaya mong bilhin. Putol niya sa dalaga. Hindi porket mayaman ka ay pwede mo nang bilhin ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, nagkakamali ka. Hindi mo mabibili ang tiwala ng pamilya ko. Sandaling natigilan ang dalaga at hindi niya alam pero nakaramdam siya ng konsensya dahil nakita niya na nasaktan ito sa sinabi niya. Nawala ang emosyon sa mukha nito. Katulad na naman ito ng lagi niyang nakikita sa dalaga. Hindi ko naman binibili ang tiwala ng pamilya mo. Wala akong intensyon na ganun. Dahil ang gusto ko lang naman ay makakain ng pamilya mo ng tama. At sa tingin mo hindi ko yung gusto para sa kanila? Halos masigawan na niya ito. Sa ating dalawa, akong mas nakakaalam ng buhay na meron ng pamilya ko. Hindi ikaw. Dahil mayaman ka, hindi mo dinanas ang hirap. Well, sorry if I'm born rich. Nagtaas na rin ang boses si Vanessa. Pasensya na kung kumakain ako sa gintong kubyertos, gintong plato, at makinang na baso. Pasensya na. Pasensya na kung natutulog ako sa malambot na higaan. Pasensya kung magara ang aking kasuotan. Pasensya talaga. Bakit? Ako ba ang pumili ng buhay na kakagisnan ko? Sa tingin mo ba lahat ng meron ako hindi ko pinaghirapan? Sa tingin mo pahiga-higa lang ako? Hindi siya nakaimik nang makita ang luha na lumingid at dahan-dahang tumulo sa mga mata ng dalaga. Sana bago mo husgahan ang katayuan ko, tingnan mo naman ang mga paghihirap ko. Yung mga dugo at pawis ko sa araw-araw. Yung maging tagahanap ng kawatan sa gubat. Yung mag-deliver ng pruta sa ibang bansa tapos ire-reject lang ng lola mo. Pag-uwi mo sa sermon ng kapanang lolo mo kasi palpak ang trabaho mo.
Tapos ngayon naawahin mo ako dahil lang sa binilhan ko ng pagkain ng pamilya mo? Sorry ulit ah. Hindi na mauulit. Nagpunta lang naman kasi ako rito para humingi sa'yo ng tawad dahil sa mga nasabi ko sa'yo kahapon. Hindi ko naman yung sinasadya. Pinunasan nitong luha at parang may pumiga sa puso niya para sa dalaga. Ayan, nasabi ko na. Pwede na ba akong umalis? Hindi na nito hinintay pa ang sagot niya. Tinalikuran siya nito at naglakad paakyat sa puno ng bus. Hindi siya nito tinapunan ng tingin. Sinundan niya ng tingin ang papalayong bus. Hindi pa gaanong nakakalayo ang bus at hindi niya alam kung bakit may sariling utak ata ang mga paa niya na basta na lang humabol sa bus. Nang maabot niya ito ay malakas niyang kinalampag ng paulit-ulit hanggang sa huminto ito. Mabilis siyang nagtungo sa pintuan ng bus at una niyang nakita ang dalaga na nakatayo roon. Vanessa, hindi ito kumibo. Kausapin mo ako. Hindi pa rin ito kumibo at hindi rin siya nito tinapunan ng tingin. Humarang siya sa daan ng akmang aandar ito. Bumusina ang driver pero hindi niya ito pinansin. Nasa dalaga lang ang tingin niya. Vanessa! Ano ba? Reklamo ng isang pasahero. May pupuntahan pa kami. Nakakaistorbo ka. Umalis ka dyan sa daraanan. Marahas siyang umiling. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Muling bumusina ang driver. At ganoon din ang ibang sasakyan na kasunod lang nito. Vanessa! Bumaba ang dalaga sa bus at kaagad niya itong nilapitan. Nagsimula nang umusad ang mga sasakyan at naiwan sila na nasa gilid lang ng daan. Anong sasabihin mo? Malamig nitong tanong sa kanya. Tumikhim siya. Gusto mo bang magpalipas ng gabi sa amin? Naku, buti naman at bumalik ka dito, iha. Magiliw na wika ng kanyang ina habang naghihimay ng sitaw na tinutulungan naman ng dalaga. Akala ko umalis ka na. Pauwi na nga po sana eh. Sabat naman ng kapatid niyang si Bea na siyang naghihiwa naman ng manok. Siya at ang kapatid na lalaki na si Nilo ay nagbubuhat at nag-aayos naman ng kahoy na kanilang panggatong. Samantalang ang iba niyang kapatid ay nakaupo rin sa harap ng mesa habang hindi maalis ang tingin sa dalaga. Kung aswang lang ang mga ito ay tsak na kanina pa buto-buto ang dalaga. Hindi ka pa ba nagugutom? Pasensya na iha ha. Ginabi ang hapunan natin. Wala ho yun. Sanay naman ho ako na late kumain. Minsan nga ho ay hindi na ako kumakain. Bakit naman iha? Sa tono ng pananalita ng kanyang ina ay halata ang pag-aalala nito. Baka magka-ulcer ka niyan. Walang laman ng tiyan mo. Sanay na ho. Tipid na sagot ng dalaga. Hindi rin naman nagtagal at natapos na ang mga itong naghimay. Si Rina na ang nagluto at si Bea naman na nag-ayos ng plato sa hapagkainan. Hinanap niya ang dalaga at natagpuan niya ito sa tabi ng kanilang bahay. Nakaupo ito habang pinapanood ang iba pa niyang kapatid na naglalaro. Tinabihan niya ang dalaga. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba naiinitan? Walang aircon dito sa bahay eh. Wala ring ilaw. Tanging gasera lang. Pasensya na, niyaya pa kita. Okay lang. Mahinang natawa ang dalaga. Ayos nga eh, para kahit papaano makapagpahinga ako sa lahat ng trabaho sa rancho. Wala akong ibang iisipin kundi ang kung paano pakikitunguhan ng pamilya mo na naaayon sa kinagisnan nyo. Di ba nga, magkaiba tayo ng antas. Nakikita mo ba ako bilang iba sa'yo? Umiling ito. No, I don't see any difference between us. We both human and we both getting hurt. Pareho tayo nagkakamali. Ang pinagkaiba lang natin ay ang kinagis ng buhay. Pero higit na mas marami ang pagkakapareho natin. Sa gawa, sa isip, at sa puso. Bumaling sa kanyang dalaga. Ang saya pala dito sa inyo, no? Anong masaya? Wala nga kuryente. Mabuti nga sa rancho meron. Eh bakit ba kasi wala dito? Mukhang pwede naman kayong magpakabit. Dito sa bayan namin, ang lugar namin ang pinakamahirap. Isang kahig, isang tuka. Kaya tingin ng iba, hindi namin kaya magbayad ng kuryente. Hindi na rin naman kami umapila dahil wala kaming abogado para ipaglaban kami. Tumango ang dalaga. Nababasa niyang awa sa mga mata nito. I'm sorry, I'm born rich. Sabi ko, huwag kang mag-Ingles. Hindi kita maiintindihan. Muling natawa ang dalaga. Pasensya ka na. Sanay lang talaga akong mag-Ingles. Kailangan eh. Bukod sa Ingles, ano pang lingwahe ang alam mo? Spanish, Italian. Marami-rami rin. Espanyol kasi ang lahi namin.
Purong Espanyol ang lolo ko at napadpad lang sila sa Pilipinas. Dito na nakapag-asawang mami ko na anak ng lolo ko. Pilipino? Oo. Eh bakit ibang itsura mo sa amin? Anong iba? Natatawang tanong ng dalaga sa kanya. Tao pa rin naman ako ah. Oo nga, pero bakit ibang kulay ng buhok mo, ang kutis mo? Hindi kayo manggi, asul pa ang mga mata mo. Siguro dahil na rin sa dugo ng nanay ko, malakas kasi ang mga Alcantara. Anito, bakit ikaw, naiiba ka rin naman rito ah? Gusto ko nga sanang tanungin ng nanay mo kung anak ka ba nga nila. Kasi mukhang may lahi ka rin. Hindi mo naman kamukha sila Bea at Rina. Umingo siya. Gwapo lang talaga ako. Ang hangin. Sabay silang tumawa ni Vanessa. Pinakatitigan niya ang dalaga. Pakiramdam niya ay kilala niya ito. Pakiramdam niya malapit sila sa isa't isa dahil nagkwento ito tungkol sa buhay nito. Na alam niyang hindi magagawa ng isang tao kung hindi ito interesadong makipagkaibigan. Pero si Vanessa, ibang-iba sa mga iniisip niya. After their late dinner, they all slept. Just like that, 8 pa lang ng hapon ay matutulog na sila. Samantalang sa rancho ay nagtatrabaho pa lang siya. Tuloy ay nanibago siya. Hindi siya sanay na hindi malambot ang hihigaan niya. Tanging banig, kumot at unan lang ang meron siya. Walang aircon at lalong-lalo na sa malamok. She think that she can't survive a night. She didn't even know if she can sleep tight. Lalo na ngayon nakasama niya ang binata. She sighed. Silang dalawa ni Rio ay nasa sala. Siya sa mahaba at matigas na upuan nila Rio, habang si Rio naman ay nasa lapag. Ang mga magulang at kapatid ng binata ay nasa iisang kwarto. At si Bisirio na sumusunod kay Rio ay nasa kabilang bahay, sa asawa raw nito. Gising ka pa? Tanong niya kay Rio. Nagbabaka sakaling gising pa ito. Oo, hindi ako makatulog. Ikaw? May tulog ba na nagtatanong kung gising ka pa? Rio chuckled. Kahit kailan ang pilosopo mo? She chuckled. What can I say? I'm a Alcantara. Tumagilid siya sa kasinilip ang binata. Dito ka ba talaga natutulog? Nakahiga ito't unan-una ng isang kamay. Dahil tanging gasera lang ang gamit nilang ilaw, ay hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito. Kaya kailangan pa niyang dumukwang para mas maaninag ito. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang magkamali siya at mahulog sa kinahihigaan. Dahilan para mapatong siya sa katawan ng binata. Magkadikit ang pareho nilang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso niya nang humawak ito sa tagiliran niya. Dahilan para makaramdam siya ng kakaibang kuryente na lumakbay sa buo niyang katawan. Ang kanilang mukha ay magkalapit na, kaya naamoy niyang mabangot mainit itong hininga. Maging ang natural nitong amoy ay nanuot sa kanya. She felt it again. That weird feelings. Yung kakaibang tibok ng puso na kay tagal na niyang hindi naramdaman. Pero ito't kakaibang pagtibok dahil lang sa paghawak sa kanya ni Rio. Rio, hindi niya magawang alisin ang sarili dahil sa nakahawak ang parehong kamay nito sa kanya. Let go. Hindi kita maintindihan. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang lalaking-lalaking nitong boses. Animoy malaking tao. Sa sobrang lalim ng baritono nitong boses. Hindi ako marunong mag-Ingles, Vanessa. Pakialis ng kamay mo. Hindi ito kumilos. Nakatingin lang ito sa kanya na napakatiim kaya naman mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Para siyang hinahabol sa sobrang bilis. Rio, hindi na ako makahinga. Bumuntong hininga ang binata sa kasya nito pinakawalan. Mabilis siyang bumangon at bumalik sa kinahihigaan niya kanina. Tumagilid siya patalikod sa binata at mahigpit na humawak sa parte ng dibdib kung nasaan ang puso niya. And then it became awkward. Parang may dumaan na kung ano na siyang naging dahilan ng pagkatahimik nilang pareho. Pero ang puso niya ay hindi pa rin humuhupa. Kahit na anong pagpigil niya ay hindi niya ito mapatahan. Matulog ka na, ani Rio. Para maaga tayong magising at makababa bukas. Ako nang maghahatid sa'yo. Sige. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Nakapikit lang siya, hanggang sa lamunin na siya ng kadiliman. Bumangon si Rio nang marinig ang mahinang paghilik ni Vanessa. Akala niya hindi pa ito makakatulog dahil hindi ito sanay sa hindi malambot na tulugan. Pero laking gulat niya nang mauna pa itong matulog sa kanya. Siya na dapat ay kaagad na nakatulog. Ngunit dahil sa presensya ng dalaga'y hindi niya magawang hatakin ng antok.
Lalo na nang kaninang mahulog ito sa kanya. Naamoy niya ang dalaga at naramdaman ang malambot nitong katawan sa ibabaw niya. Para tuloy na buhay ang buong katawan niya at muntik na siyang mawala sa tamang kaisipan. Mabuti na lang at nagpigil siya. Pinakatitigan niyang maamot magandang mukha nito at hindi niya maiwasang mapangiti. Talaga nga namang napakaganda nito kahit sa ang anggulo niya tingnan. Tama ang kanyang mga kapatid, kakaibang dalaga. Dahan-dahang inangat niya ang kamay at hinaplos ang pisngi ng dalaga. Anak, hindi ka pa natutulog? Kaagad niyang inalis ang kamay sa pisngi ng dalaga at nilingon niya ang ama niya na nagsalita. Nakatayo ito sa pinto na nag-iisa nilang kwarto at nakatingin sa kanya pagkatapos ay sa dalaga. Hindi pa ho, tay. Sagot niya. Ikaw, bakit gising ka pa? Pupunta ako sa ilog. Titingnan ko lang ang lambat. Baka may nahuli na siyang isda. Tumayo siya. Samahan ko na ho kayo, itay. Hindi ba siya mapapaano kapag iniwan mo? Maraming mapagsamantala sa lugar natin. Baka pasukin tayo at may gawing masama sa kanya. Baka matulad siya kay Rina. Lihim siyang natawa sa tinura ng ama. Kung alam lang nito kung anong klaseng babae ang minamata. Hindi ho, tay. Wala hong masamang mangyayari sa kanya. Sigurado ka ba? Naniniguradong tanong ng kanyang ama. Anak, ayokong magkaroon ng responsibilidad sa babaeng yan. Hindi ho. At para hindi na ito mamablema ay maigi niyang itinali ang pinto niya. Nagsa ganun ay walang makapasok na kung sino. Ayan, ayos na. Tumango ang ama. Sa kusina rin. Mahina siyang natawa. Oho. Nang makalabas sila ng kanyang ama ay isinara niya ang pinto ng kusina. Kinuha nila ang gasera na nasa labas. Pagkatapos ay nagtungo sila sa ilog para mangisda. Tulad ng inaasahan maliban sa kanila ng kanyang ama ay marami ring naroon. Tinungo nila ang lambat ng kanyang ama sa kahinila upang tingnan kung may isda. Pero wala pa. Kaya muli nila itong binitawan sa kaumupo sa batuhan. Si Vanessa. Panimula ng kanyang ama. May gusto ka ba sa kanya? Tay. Mahinang natawa ang ama pero agad ring sumeryoso. Hindi naman sa ayaw ko itong payagang magkaroon ulit ng kasintahan. Sa totoo lang ay gusto ko na ngang mag-asawa ka. Pero sana anak, piliin mo kung sino yung nakakaintindi sa buhay natin. Yung kaya kang damayan sa lusak. Sa kaso ni Vanessa mukhang hindi niya kaya yun. Sa nakikita ko hindi siyang tipo ng babaeng kayang madungisan at kumain ng kamote sa araw-araw. Mukha siyang may pinag-aralan at hindi niya nanaising bumaba sa level ng buhay natin. Bumaling siya sa ilog at sinundan ng tubig na umaagos patungong ibaba. Hindi siyang babaeng kayang sumabay sa agos ng buhay. Oo, tay. Hindi niya kayang buhay natin. Kaya kung may nararamdaman ka para sa kanya, ngayon palang itigil mo na. Mahirap magbaka sakali at baka sa huli ay masaktan ka ulit. Tumango siya bilang pagsunod sa ama. Hinding-hindi na ho yun mangyayari. Sana. Paggising ni Vanessa ay si Rio kaagad ang hinanap niya, pero hindi niya ito makita. Hindi rin alam ni Bea at ni Rina kung nasaan ang kuya, kaya naman lumabas siya upang siya na lang ang maghanap. Hindi pa siya nakapaghilamos at mumog nang lumabas siya. Habang nasa malubak na daan ay panayang tingin niya sa mga taong madaraanan niya. Napakalagkit kasi ng tingin ng mga ito sa kanya. Tuloy ay hindi niya maiwasang makonsyo sa sarili. Nagbaba siya ng tingin sa suot na damit. Tiningnan niya kung may mali ba sa suot niya. Wala naman. Maliban sa suot niya ang damit ni Rio at short ni Bea. Muli niyang ibinalik ang tingin sa mga ito at tinaesan niya ng kilay ang isang lalaki. May problema ba tayo? Hindi nagsalita ang lalaki at naglakad lang ito palayo sa kanya. Tulad ng nauna ay tinaasan rin niya ng kilay ang iba pang mga tao na nakakasalubong niya. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng mga paa niya. Nakarating siya sa isang lugar na kita ang lahat ng tanawin sa ibaba ng bundok. Napangiti siya. Wow, what a nice view to see in the morning. At dahil hindi niya nahanap ang binata ay bumalik siya sa bahay. Tinulungan niya ang ina ni Rio na magluto ng kanin at maghiwa ng karne ng baboy. Siguro ay ganito rin ang ginagawa mo sa inyo, iha, no? Ikaw bang tagaluto sa rancho? Tipid ang naging ngiti niya. Oho, tagaluto ho ako. Pagsisinungaling niya. Bukod sa pagluluto ay ano pang mga ginagawa mo? Nagwawalis ho,
nagpapastol ng kabayo at naglilinis ng stable. Yun ang mga kadalasang ginagawa niya kapag abala ang kanyang mga trabahador sa rancho. Kumunot ang noon ng ginang habang nakatingin sa kanya. Kaya mong trabahong yun? Babae ka, Vanessa. Kahit sa ang parte mo tingnan, hindi dapat nagpapastol ang isang babae. Sa bahay lang sila dapat. Kailangan ho eh. Kapag hindi ko ho yun ginawa, magagalit ho ang lolo ko. Totoong magagalit sa kanyang lolo niya kapag hinayaan niya ang mga trabahador lang ang magtatrabaho sa rancho. Ayaw ho kasi no na tatamad-tamad ako. May kapatid ka ba na lalaki na pwedeng gumawa ng lahat? Umiling siya. Wala ho, nag-iisang anak lang ako. May mga pinsan ako pero may kanya-kanya din silang trabaho. She doesn't want to tell anything about her cousin's well-being. Ayaw kasi niyang dagdagan ng mga kasinungalingang pinagsasabi niya sa ginang. Nakakakonsensya. Nasa ganoon silang sitwasyon nang dumating ang ama ni Rio at kasama ito. May dalang mga itong isda na gumagalaw pa. At dahil abalang ina nito sa pagluluto ay siya nang kumuha ng isda kay Rio. At sa ama nito, na ikinabigla naman ang dalawa. Bakit? Tanong niya kay Rio. Wala. Nagbaba ito ng tingin sa dala niyang isda. Hindi ka ba nandidiri? Malansa ang isdang hinahawakan mo. She chuckled. Bakit naman ako mandidiri eh isda lang naman to? Hindi naman to shokoy. Aniya saka ito tinalikuran at inilagay ang mga isda sa isang malaking basket. Nay, tatanggalan ko na ba to ng hasang? Nag-aalang ang lumingon sa kanyang ginang. Sigurado ka ba, iha? Malansa yan. Pasimple niyang iniikot ang mga mata saka natawa. Masyado ata siyang minamaliit ng mga ito. Kung sa bagay, sa klase nga naman kasi niya ay mapanghahalataan talagang hindi niya kayang gawin ng mga ganoong klase ng trabaho. But she wants to prove them wrong. Kaya ko na ho, sanay naman ako sa malalansa eh. Humarap siya sa mga ito at natitigilan ang makitang hindi makapaniwala nitong mga itsura. Bakit ho? Sabay-sabay na umiling ang mga ito. Tumango siya saka naglakad palabas upang tumungo sa bombahan at tanggalin ang mga hasang. Lumapit sa kanya si Rina upang tulungan siyang mag-alis ng hasang habang sila'y nagkakwentuhan.